result niya, schizophrenia. Yan. Schizophrenia. Ay, sayang nga tili Melanie. Nandun na, yun yung gusto ni Rina para gumaling siya. Yun yung sinasabi natin na, di ba, mahabang gamutan. Paano? Magtaano po ako, magtatanong-tanong nga po ako. Magtatanong. Pero yun kung natanungan ko, yun daw po ang sabi sa akin. Sabi sa akin. Yung natanungan ko po dun sa ano, Maynila, sa PIS po. Sa Maynila po. May schedule na nga po. Ano, kailangan daw po 18, makaalis kami at 19 to 20, yun pang schedule nito, kung so, alin po dun sa dalawa. So, kaya nyo bayaran right away yung 30,000 na sinasabi? Hindi po, kaya lang po, may hiraman man po kami dun. Hands-on, physical, na pag-aalaga kay Rina, sa pakikipagsalamuha sa kanya, yun yung mga dapat gawin. Kasi alam ng Kalingap po. Good morning, good morning, mga Kalingap. So, yun, at marami naman nakasubaybay sa atin at maraming nag-aabang sa ating bulong na naman, mga Kalingap. No? So, isang mapagpalang araw po muna para hindi natin, kasi minsan nakakalimutan natin, no? Isang mapagpalang araw po muna, mga Kalingap, sa inyo, no? Kuya Val, Santos Patubang, at Enda Vlogs at kay Kalingap Rab. Sana'y nasa mabuting kalagayan at please subscribe sa po sa kanilang mga channel po, no? So, happy 3 million subscriber po, no? Palakpakan natin yan. Kalingap Rab, 3 million subscriber na po siya, no? So, ito po at mayroon lang po tayong tatalakayin, mga Kalingap, no? Mga viewers pala, no? Na mga supporters natin at yung mga nakasuro subscribe sa ating channel, mga Kalingap. So, ito, marami po ang talagang gustong naghantay sa ating reaction video, no? Patungkol dito, no? Sa ating pinakamamahal na si Melanie. Ay, si Rina, mga Kalingap, no? So, dito ay gagawa na naman tayo ng panibagong reaction, mga Kalingap, no? So, hindi ko bibilisan, mga Kalingap, kasi nga may nagre-reklamo, mga viewers. Mabilis daw ako magsalita, hindi daw maintindihan at basta, no? So, yung iba ay naintindihan naman. Pero ilan lang naman yun, no? Mga viewers natin, no? So, yun siguro baka mga senior, no? So, ipapaliwanag ko dito at dandahanin ko na lang yung pagsasalita ko. Tsaka, alitan ko na rin yung mata ko, no? So, ito po, mga Kalingap, no? So, ano po yung gagawin natin ngayon? Siyempre, yung reaction video natin dito is dito po kay Ate Melanie, no? So, yung nasabi dito na noong 18-19, mga Kalingap, so magbibase tayo dito sa kanyang sinasabi, mga Kalingap, no? Dahil ito sa pagpapagamot ni Rina. So wala ito sa anuman at tayo ay concerned din lamang. Katulad kay Kuya Val, mga Kalingap, ay naging concerned lang din tayo dito, no? So bakit kanyo? Bakit kamo, ha, mga Kalingap? Bakit tayo nag-concern? Ito po ay sa kondisyon lang naman ng ating prinsesa, no, mga Kalingap, mga Balbas, no. So sana ito ay makapag or madadagdagan man lang sana yung information kung sana at nanonood din si Ate Melanie sa atin, no, mga Kalingap. So maliwanag to, mga Kalingap, no. Nag-clear ba yung sasalita ko, mga Kalingap, ah? Kasi nga po ito sana, no, makinig ka, Ate Melanie, no. So ito ay isang reaction video patungkol sa barangay na malinaw at isa-isahin natin yung pag-uusap nila, mga Kalingap, dito kay Rodamix Vlog at dito sa pag-turnover niya, no. So meron lang kasing hindi ata maintindihan ni Ate Melanie, kaya ipapaliwanag natin ito, mga Kalingap, no. So ito yung sinasabi na sila nagsasabi na ipapagamot niya si Rina sa St. Luke's, no? So ito ay nangyari dapat nung 18-19, tapos ngayon or kahapon ba yon, no? Pero failed. Ibig sabihin hindi po natuloy, mga Kalingap, no. So bakit nga ba, mga Kalingap? Hindi na natin kung ano paman may mga dahilan kung bakit, kung siya ba ay nagsasabi ng totoo doon sa sa pag-usap ng barangay, mga Kalingap, no, kung siya ba ay nagsisinungaling, no. So wala na sa ano paman or ano yung sinasabi niya doon, mga Kalingap. Ang sa atin lang, na, mga Kalingap, ay gawa natin ng panibagong at refresh natin sa sariwain natin yung sinasabi, no. Dapat kasi maintindihan, hindi importante yung
nasa likod, panunuhol. Ang importante, sirina, mga kalingap, mga balbas, no? So, maliwanag po ito, mga kalingap, pa. Wala nung natatanggap na pera nila na. Wala man akong natong kinukuha doon. Pera na naman. Okay naman yan. Okay ang reason. Wala daw siya natanggap. Ano lang, ito lang sana nga lang ako, para sa akin, ako sinasabi ko nga, kami ng mga kalingap na sana mas mapapagawa. I-review natin konti. Yung konti lamang mga kalingap, no? Yan. Okay. Importante yung marunong magbasa. Okay? Tapos mag-count. Importante yun, ha? Sige. Patakaran para magpa-check up sa St. Luke's. Magtaano po ako? Magtatanong-tanong nga ako. Magtatanong. So, yung pong natanungan ko, yun daw po ang sabi sa akin. Sabi sa akin. Yung natanungan ko po dun sa ano, Maynila, sa PIADIS po. Sa Maynila po. Sa Maynila. Sa PIADIS po. Sa Las Peñas. Iksiyan na natin, mga kalingap. Oo. Si Tiaidis po yung tungo taga Las Peñas. Siyaidis, itiyahin niya. Tiyahin ko po yung. Kaya nga po, kung ano man po, doon po kami muna titira sa Maynila. Sa Maynila. Opo. Sa... Para hindi na po kami mangupahan. At kung nasa wala mo po ako, ano doon, no? Upahan pa kami. So, kasi, ano po pa ako kasi po, pagkakaalam ko dyan, pagka sa ganyang specialistang doktor. Specialista, sabi ko yan mayroon. Oo, may schedule na nga po. Ano, kailangan daw po 18, makaalis kami at 19 to 20, yung pang-schedule nito kung so, alam po dun sa dalawa. So, kaya nyo bayaran right away yung 30,000 na sinasabi? Hindi po, kaya lang po, may hiraman man po kami dun sa amo po. Kawawa naman yung amo. Kaya lang po kaming ano doon, kung saan may ipon man po ako doon. Palit na tayo na natin mga kalihap. Dito na lang tayo sa akin, no? So, ito mga kalihap, balbas, no? So, ay, dadahan na pala, no? Papaliwanag ko, no? Para saan pa, mga kalingap, nadalhin si Rina sa St. Luke's? Second opinion, third opinion, mga kalingap. Ha? Fast forward natin dito kay Teroda. Rina, kung meron ka pang maliit na anak. Ay, kaya po naman po. Kaya po naman po. At hindi ko naman po, hindi ko po alagad, anak ko naman baga po. Kaya anak niya, no? Kaya ano pong mangyari, maalaga. O kasi nga, yung kalingap, ang foundation, ina-appreciate ka. Kaya nga, opo. Wow, kaya po, nga po, sa totoo lang, laking pasalamat ko rin po kala Teruga. Yeah, tama. Ano yun natin yan? Sabi ko nga, ngayon, dahil sa pangyayaring ito, kahit sa akin, masakit man sa loob ko, pero kailangan... Wait ka mga kalingap, hinanap ko yung kaya Teruga. Siyempre, yung kapasidad na siya, tingnan natin kung talagang kaya. Pero sana huwag mong pagsisihan itong pagsisihan ginawa mong desisyon. Kasi kaya nga ito nga hindi lang napalista ang nakakapanood. Sana ano inaano mo? Magampanan mo at sana mas mahigitan mo pa ang nagawang pangangalaga ng kalingap kay Rina. Yan hindi ako wala akong walang galit o anuman na pangungutsa sa iyo, wala. Okay nga yan. Kaya nga lang, syempre, hindi mo maalis yung iba. Wait lang mga kalingap, kasi hinanap ko yung kay Ate Roda. Kung habol ko daw ay pera, at diba pera lang si Rina. Eh kung habol ko po ay pera, noon at noon pa sa akin, ginawa ko na si Rina. Hindi yan pera. Wala akong natatanggap na pera ni Rina. Wala man akong akong kinukuha to na. So, okay lang yan. Okay ang reason mo na yan. Kahit 5 wala akong natatanggap. Yun, kahit 5 wala. Ito lang sana nga lang ako, para sa akin, ako sinasabi ko nga, kami ng mga kalingap na sana mas mapabuti pa ang magiging kalagayan. Thank you. Meron din kaya na nila kanilang anak dahil meron na siyang anak buhay sa pag-alaga ng baboy at sa partehan ng kanyang asawa. Si Nanang Roda ay willing naman na ibalik sa biological mother niya. Naging dahilan patuloy yung baboy, nasili pa yung baboy. Pasalamat din si Melanie sa Kalinga Foundation sa pagtulong sa kanilang anak. Kung kaya't ngayong hapon. Sige, tuloy lang. Gawad. So, close up na lang 1:30. Yan. 8 ng gabi. Ito. Si Prop ang brand niya, ha? Oo. Kasi dalawa yan eh. Basta pag magano kayo, ito lang. Si Prop ang ano niya. Tuloy lang natin. Kanyang brand. Kasi baka mag-iba. Pakinggan niyo maigi nga mga kalahati lang. Wait lang. Sundan mo lahat yan, Timelani, ha?
Yes. Ayan. Half na lang. Kasi dyan ay isa pa. Pero sinabi ko kay Doc kung pwede ng half. Half na lang kasi okay naman na yung pagtulog niya sa gabi. Pero kung just in case na hindi siya makatulog sa gabi, pwede mong isahin yan. Pwede mong gawing isang buo. Tapos, ito yung kanyang ano. Bali, ito yung check-up niya. Check-up niya yan kay ano. Check-up niya to kay Doc Carlos, yung schedule niya, September 6. Diyan lang naman niya sa Santesima. Kung gusto mo pang ipatuloy diyan kay... Ayan, Doc Carlos, September 6, ha? Hanapit na. Pero kung hindi na, ayun, dalahin mo lang din yan. Yan yung... Saan pa banda? Santesima lang yan, yan lang sa daan. Sa ano? Yan lang sa daan. Tapos may gamot pa naman yan dito. Ito yung iniinom niya. Para hindi ka malito, pagbili mo, ito yung dalhin mo. Half lang. Marami pa yan. May inantay lang tayo ba? Halina pa. Laks lang tayo dyan. Ang brand niya, si Proc lang ha. Kasi may dalawang brand ng close-upin. Dalawang brand niya eh. Tapos ito yung PSA, yung kinuha ko sa'yo nung kinailangan ko yan. Ibalik ko na yan sa'yo. Kinuha ko yan sa Lohek ha. Yung PSA niya yun. Tapos, birth certificate mo, ingatan mo yan. Mahirap kumuha. Mahirap kumuha. Ate Melanie, makinig ka ha. Makinig okay ka po. Yan lang naman yan. At, oh wait lang. Bibigyan kita ng kopya ng ano. Tagal mo naman, pero tapisan mo na. Kung gusto mong kumuha ng kanya ng PWD, pwede ka kumuha. Tama. Medical certificate. Medical certificate. Yan, tama. Pwede sa doktor niya. Doktor. Yan na mga kalihan, palapit na. Ano pa ba yung ibibigay ko sa'yo? Certification. Ah, siguro hindi mo naman ito kakailanganin. Hawakan lang din namin to. Certification ng enrollment niya. 2024-2025. Bali, dalawa to. 2023-2024. Bigay ko na rin ito sa kanya na kuya. Ayan, certification ng enrollment niya sa Loheka. At ito na yung another medical certificate niya talaga. Yes, medical certificate niya yan. Ayan yun, medical certificate niya. Yes. Kakailanganin mo yung referral kung may iba kayong pagpapasyatapan. And then, result. Ito yung result niya. Success supreme niya. Yan. Sketch supreme niya. Result and then yung medical certificate. Kasi kung pupunta kayo sa ibang doktor para hahanapin yan po, marami medical certificate to. Okay na muna mo yun. Stop na tayo mga kalihapa. Schizophrenia po ang sinabi, no? Ito po yung result or findings ng doktor dito, no? Si Dr. Carlos o basta doktor po ito, isang psychiatrist mga kalingap, mga balbas, no? So, ano po ba yun mga kalingap? Ano po ba yan? Makinig ka, Ate Melanie, ha? Ito po, ano ba nangyari sa cellphone? Yan. So, ito po yung findings ng doktor, mga kalingap, balbas, no? So, ibig sabihin, mga kalingap, schizophrenia po ang findings, ang sakit. Or, di ba, mga kalingap, balbas, ito po yung findings ng doktor. Kung doktor, mga kalingap, ibig sabihin, licensed doctor, no? So, ibig sabihin, may kakayahan sila talaga na umuha or ito, no? Tuklasin kung ano po ang sakit na rin, no? Mga kalingap. Inuubo ako. Kaya makinig ka ni Melanie, no? Sana, sa amin lang, sa akin lang, mga kalingap, concern lang po tayo kay Rina, no? So, maiyak tayo rito, mga kalingap, bantay tayo, or ano na tayo dito, no? So, yan po yung findings, mga kalingap, para saan pa ang St. Luke's? Para saan pa yung third opinion? Meron na lang first opinion ang kalingap, ha? Magmamahal po ang kalingap, sayang lang talaga, no? Sayang lang po, Ate Melanie. Nandyan po ang second opinion, no? So, dandahan lang daw kung nagsasalita, sabi ng viewers. Nandyan, no? Kahit sa ang doktor, dinala si Rina. Sa licensed doctor, take note, mga kalingap ito, ah. Para saan pa ba ang St. Luke's? Ah, sayang naman yung baboy. Sayang naman yung pera ng amo mo kung hiraman mo, no? Sayang naman yung wak-wak na nasa likod nito.
na kung yan yung sinasabi ng isang wala tayo i-mention, no? Sayang naman yung nagbibigay sa kanya ng support, nung financial support dito para sa tulong kay Rina, no? Ibibigay sa mismong sino bang tagahawak yung founder, no? Si kukuhanin niya yon. Ipon pa, no? Sayang naman yun, no? Yung pera na yun, no? Sa mga hindi nakakalam, no? So ako take me gun wrong, tawag noon, English ba yun, mga kalingap? Ito ha, diretso na tayo kasi nga, mga kalingap, may findings na po ang doktor, no? Wala ito kung sa anuman, ha, mga kalingap, ha. Melanie, ati Melanie, ha, kung may pera na ibinigay, keep mo na lang, no? So, yung sinasabi mo, kasi inasahan ng mga viewers, ayan, nagagalit tayo mga viewers, no? Kasi ikaw mismo ang nagsasabi na 18-19, or alis nyo, 17, 18-19, yun yung nandun si Rina, na on hand na, at makikita at i-check up na ng doktor ng St. Luke's, puno, no, sabi. Pero ito ay na-failed, at ito ay hindi po natubad, no, mga kalingap. So, dito ay i-move na naman daw, postpone sa 21 or 20. Ito ngayon, no, so, malamang hindi na naman siguro to, dahil sinungaling naman yung mga nasa likod niya, ni Real Talk tayo dyan, no? So, sorry sa word, no, mga kalingap. So, dito na tayo, no. Yung sinasabi ko, balikan natin. Huwag na, Ti Melanie, no, sayang yung pera. Yung pera na ibinigay, magkano yung pera, no? Kung habol mo nga ang pera, huwag mo nang ibigay at huwag ka nang magpa-check up. O, ako pa sa'yo, no? Dahil meron ng findings, mga kalingap, no? Sayang talaga, no? Si Kuya Bal, kalingap rap, no? Netizens, kayo mga viewer supporters, alam nyo kung anong sakit ni Rina. Anong sakit ni Rina? Parang, ano ba tayo, grade 1 dito, no? Schizophrenia. S-C-H-H-I-P-R-I-O. Basta, yun na yun, si schizophrenia. Ang ibig sabihin po ito, mga kalingap, ito po ay isang kung itama nyo ako kung ako ay mali man, mga kalingap. So, sa akin ng pagkakaintindi dito at base sa rin sa atin pag re-research, no, ito po ay karamihan dito sa Pilipinas, mga kalingap, no, 40% ng tao dito, or kahit kayo mga nasa mga kalsada, sinong napapadaan sa mga kalsada, ganito po ang sakit ni Rina, schizophrenia, no, mental disorder po ito, mga kalingap. Brain damage, ibig sabihin, saan ba nakukuha ito, no? Nasa 40% to, hindi ako nagkakamali, mga kalingap, right, correct me if I'm wrong, ha? Ayun, yung term na yun, ha, sa English. Yun po yung sakit ni Rina. Second, first opinion, yun sinasabi. Second opinion, ito yung sinasabi. Nakuha, kasi kinuha ni Kuya Bal. Oh, ito si Kuya Bal, napakabait ito. Watch out, Kuya Bal, ha? Sana nanood ka, at, yan, no? At nakakasakit man, nakakasama sa loob natin na tayo ay concerned ka kay Rina. Pero, no? Oh, no. Meron, no? So, ito. Wait lang, mga nadala na ako, eh. Yung sinasabing sakit, eh, ito na yun. Schizophrenia. Ibig sabihin, ito ay isang mental disorder na may mga... Sinasabi na ni Ate Roda to, Ate Melanie, hindi ka ba nakikinig? Hindi ka ba nagbabasa? Hindi ka nanonood sa vlog niya? Tatlong... variety or ano, part or symptoms, eh, yung sinasabing, no, may positive symptoms, may negative symptoms, at yung may cognitive or incompetitive, basta yun na yun, yung pamhabang or yung mental illness niya, no, yung ito sa negativity ay yung mga makukuha niya yung pagkat matakutin siya, tagsasalita siya, yun, no, doon na bilong yung sinasabing negative symptoms. Pagdating naman sa positive symptoms, itong schizophrenia na ito, yun yung nag-hallucinate siya. Delusion yun. Si Rina, nagsasalita. Yan, tas parang may mga binubulong yun. Yan yun, mga kalingap. Yan yung nakikita natin yung mga tao na, sasabihin natin na ligaw rin sa landas, no? Mga kalingap. Hallucination. Eh, delusion. Yun yung sa part doon sa positive symptoms. Hindi ba kayo nanonood kaya, no? Napakasimple lang man, manood ka lang. Ayun na yung findings ng doktor, oh. Mga viewers nga alam, eh, kung anong sakit ni Rina, 'di ba? Oh. Mental disorder 'yan, oh. Ang sakit lang dito, ang sakit ng isipin, mga kalingap, tayo ay nagmalasakit, nagmamahal kay Rina, no? Pero pilit nating kinakalaban ang kalingap, which is na yun naman talaga ang tama, no? Nandun, eh, sinusunod natin yung trend, yung sabi ng doktor. Ha? Ayan si Ate Roda, laging nagsasabi. Ito yung gamot niya, ito yung mga bawal, ito yung ganito, di ba?
Kuya Val, hindi natin pwedeng ibigay si Rina. Ayun, dami mga pahagi, mga sinagawa niya, yes, talagang sinaywar or 'di ba? Ano ba sinatawag noon to, yung binaliktad na yung sitwasyon para lang hindi makuha si Rina. Pero anong ginawa mo, Te Melanie, ha? Kaya hindi isasabi mo dito na wala kang singkong, wala tayong pakialam sa pera, kung pera man, no? Ang pakialaman natin dito, concern natin dito yung sakit at kondisyon ni Rina, mga Kalingap, no? Naintindihan niyo po? Naintindihan mo ba ang Kalingap? Ha? Ginawa lahat kasi alam nila kung anong sakit ni Rina. Ah, Ma'am Melanie, huwag kang magpasulta, nagpapasulsul ka. O, bakit? Ano, Melanie, o, kung wala man pagpapasulsul, ha, o wala man lang nasa likod dito, sabi, kung sarili mo, hindi mo kaya, Ti Melanie, dahil yung sakit ni Rina ay hindi, kung aalagaan mo lang o papakainin mo lang, ay hindi doon gumagaling si Rina. Ah, Ti Melanie, awa na, parang awa mo na, ibalik mo na. Diba? Hindi pa, ano, hindi pa huli, oh. Mahirap pagka ang pagsisisi ay nasa huli, Ate Melanie. Alam ng Kalingap ang anong sakit si Rina. Is, ulitin ko ba? Nakalimot ko na tuloy. Schizophrenia, no? Mental disorder yan. Ano ba ang... Ito, sana makinig kasi. Ate Melanie, base sa ating nalaman, di ba? Schizophrenia po ay isang walang cure. Ito yung sakit na... hindi or na cure man, mahaba, no? So pero ang ano kasi dito, negative or may 0% talaga yung pag-cure, mga Kalingap, curing paggamot nandoon, ha? Pero sa ibang paraan, ha, mga Kalingap, mabalat nakuha mo, nakuha nyo mga viewers, walang cure, no, doon sa sinasabing gamot, mga Kalingap, wala po, no, wala, as in. Ang meron lang, no? So, ako lang, sa akin lang yun, opinion ko lang ito, mga Kalingap, kasi, ang sa akin lang kasi dito, yung pagiging, yan, may gamot si Rina, di ba? Ah, may gamot na iniinom, pero, ano lang, gamot. Gamot yan para mag-hasin or mawala yung mga, bawa, nagtitrigger siya, no? Para mapigilan, yun yung, sabi natin dito, preventive measure, na hindi na siya magwawala. Yun yun eh. No? Di ba mga Kalingap? May term yan eh, mga Kalingap eh. Para hindi na niya. Pero, yung sinasabing cure, i-cure or papagaling siya, mahaba po eh. Merong ibang term yan eh. No? Hindi nakukuha yan sa alagaan mo. Hindi nakukuha yan sa ikaw lang. Hindi nakukuha yan sa papakainin mo lang. Ito, ginagawa ng Kalingap po. Sayang, mga Ate Melanie, sayang. Ang kailangan ni Rina, ano? Ha? Paano? Kasi wala eh. Yan o, dalawang taon na inaalagaan ng maayos ng Kalingap. Nandoon, dahan-dahan na, gumaling. Diba? Ang halimang makabalbas. Oh. Yung pagka nag-trigger si Rina, tapos magbuwala si Rina, tapos may pinom, hindi siya makatulog. Pang ano lang yan. No? Diba? Kumbaga ay reliever lang. Ganun. Diba? Hindi yan gamot talaga na doon mismo sa sakit niya eh. Yan ang hindi mo maintindihan ng mga ni Ate Melanie, no? Kahit pa pupunta mo siya sa St. Luke's, ano magagawa? Babayad ka lang doon, ang mahal-mahal doon. Pero pagdating sa result, kasi makikita kahit nga mga viewers nga, ulitin ko ha, supporters, yun pa rin sakit ni Rina. Yan pa rin yung sasabihin ng doktor kahit mag-third opinion, eh, yung mga sinasabi na sa likod nito, no? Hands-on, physical na pag-aalaga kay Rina, sa pakikipagsalamuha sa kanya, yun yung mga dapat gawin. Kasi alam ng Kalingap po anong gagawin eh. Sabi ni Kuya Val, Kalingap rap, ito po, ha? Hindi naman ano yan eh, college graduate din mga yan, alam nila yan, ha? Marunong din mga yan. Ito po ang dapat, kasi wala talaga, hindi habang buhay talaga, or sasabihin natin, pamahabang, pangmatagalang paggagamot, or hindi paggagamot eh. Speech therapy, therapy, ang kailangan. Diyan mga Kalingap, pakipagsalamuha, yung ano mo siya, talagang nandun ka, yung may tawag dyan eh, no? Tawag na naman, no, mga Kalingap. Hindi yung ikaw lang mag-isa, hindi yan magagaling, mga Kalingap. Nandun na, oh, physical, hindi yung susulsula ka lang, sasabihan ka lang, i-video call ka lang, group chat lang, hindi yung ganun. Kalingap, hands-on, Ate Roda, nandyan, 24/7, bakit mo kinukuha? Napaka, no?
Diyan tayo, kaya nga ako nag-reaction dito mga kalip, tinutukan ko talaga si Rina mula noon pa eh. Kasi nga, alam ko na yung sakit ni Rina, alam ko na yung schizophrenia na yan eh. Hindi, walang nakakapagsabi dyan, kahit pa ibang bansa dyan. Ha? Sasabihin natin, may cure yung sakit na yan. Hindi po. Ginagawa ng Kalingap yun. Ha? Diba? Tinutulungan si Rina. Dati, takot na takot si Rina ng tao nung nasa Kalingap, hindi na. Marami na siyang kaibigan, which is importante sa kanya, ha? Mga Kalingap. Ano ba ang, saan ba nakuha, di ba? Inakuha yan doon sa, bawa, ikaw na lang mag-isa, naging depressed ka, o. Makukuha mo yan, syempre, yung utak mo na may, iwan ko siguro, bakterya na pumapasok, di ba? Eh na, tapos magsasalita ka na mag-isa, nag-dedolution ka na, nasulini, hallucination, di ba? O. Eh, nandyan na yan, eh, mga Kalingap, di ba? Kaya ginagawa ng Kalingap po, yan, lagi pa magsasabi, papaalala lagi sa'yo, ha, Ti Melanie. Hindi na kailangan, kuhanin mo na yung pera ng mga yan. O. Kasi nga, kapakanan, kondisyon, sitwasyon na meron si Rina ngayon. Ay, sakit po si Rina. Ayan, gumaling na, o, kasi kailangan ng mahabang pasyensya dito. Mahabang pag-aalaga, physical therapy. Na sinasabi. Talk therapy, speech therapy ang kailangan. Tingnan mo, wala, hindi na si Rina, di ba, makapagsalita na maayos, di ba? Yan yung gusto kong iparating sana kay Ate Melanie, no? Ito kay Kuya Bal, no, sinasabi. The best po, Kalingap, Kuya Rab, no? Siyempre, nandun siya Tiroda, anong mga bawal na pagkain? Bawal, ha? Ano ba bawal dyan sa sakit na yan? Ha, mga Kalingap? Di ba? Mga gadget, bawal dyan. Ano ba pagkain na bawal? Lahat halos bawal eh. No? Masakit man isipin na hindi makain ni Rina ito, kaya nga nangayayad si Rina dahil dyan eh. No? Di ba? Kasi maraming ipinagbabawal na pagkain. Ha? Alam nyo mga Kalingap, isa sa nakakure or hindi cure yan eh, isa sa nakakatulong para ma-enhance talaga si Rina at mahinang ang kanyang kakayahan para makapagsalita na at magiging maayos na yung, di ba? Alam mo naman ngayon, marunong na talaga si Rina at magaling na halos, di ba? Yung mga pinagbabawal na pagkain at syempre vitamins, no? Yan yun. Merong ang sapat na vitamins. Syempre papasok dito yung sinasabi natin na good for sa ta, di ba? Omega 3. Oh. Mga pagkain na pwede. Yun. Di ba? Mga herbal products iniinom, isa sa mga nakakatulong. Pero paano? Paano na lang mga Kalingap? Kinuha niyo si Rina, no? Pilit niyong sinasabi. Oh. Puntahan niyo si Rina o yung mga nasa likod nito. Tulungan niyo si Melanie oh, doon no. Oh. Tulungan niyo, sasabihin niyo, kami kaya hands on kami, kami na bahala diyan. Hindi yung puro dada, puro na lang kayo suggest ganyan. Kalingap, hands on, ang dami nagmamahal, daming tumutulong. True physical, ha? Nandoon personal na inutulungan si Rina. Ha? Halos na nga sinusubuan si Rina. Ah, yan ang hindi maintindihan ni Ti Melanie eh. Kaya na daming gagalit sa inyo eh, mga Kalingap eh. Ngayon may mga sinasabi, may mga binabato alive, tapos batuhan ng salita. Pero ano ba ang sabi na eh, for the views lang yung iba. Wala tayong sinasabi. Pero di ba kondisyon ni Rina meron ah? Ay sayang nga Ti Melanie eh. Nandun na yun yung gusto ni Rina para gumaling siya. Yun yung sinasabi natin na, di ba, mahabang gamutan. Paano? Itong ganitong paraan, mga Kalingap. Kasi nga, walang cure ang sakit na ito. Marami na, kahit sino pa, research kayo. Wala. Wala. Yung mga gamot na yan is reliever lang yan. Or, para prevention, no? Or, tama ba? Curing siya, pero hindi yung cure talaga na dun sa mismong sakit. Hindi. Diba? Halimbawa ako, high blood, ganyan. Diba? Si Kuya Brooks, high blood. Inom ka ng pampa, gamot na yan. For ano lang, diba? Para hindi ka mawawala yung pag-high blood mo. Diba? Yun. Tagalog ko lang, Ate Melanie, kasi kung, diba? Prevention is better than cure, diba? Dapat. Nung una pa lang sana hinalagaan si Rina, wala sanang magiging curing, di ba? Ganun na kasimple. Ito, nandito na kasi curing na nga tayo, kuhanin natin si Rina, nasa Kalingap. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka
sa mga sulsul, suhol, sa mga ganito. Usyo, papagam mo si Rina sa St. Luke's. Hindi na nga kailangan St. Luke's, Timilani. Ah, hindi na kailangan. Kasi nga, tatlong opinion na yan pagpupunta mo, anong sasabi ng doktor dyan? Ganun pa rin, schizophrenia. Yung mga nakikita symptoms kay Rina, effect dito, yan yun, yung sakit niya. Mental illness, mental disorder, sakit sa... Diba, mga kalingap? Yan ang masakit eh, dahil pilit nating tinutulungan si Rina para gumaling. Ikaw naman, nakikialam. Kasi nga, for kasi nanay siya, kasi marunong na siya, kasi andyan na, alagaan na daw niya. Oh, ngayon, asa na yung mga nasa likod, wak-wak daw kuno. Puntahan nyo, kasi para at least kahit papano, actual nyong matulungan. Ito, kalingap, actual na. Kuya Bal, Kuya Ate Roda, Kalingap Rab, actual na tinutulungan, personal. Pero bakit mo kinuha? Hindi naman yan ang kailangan ngayon ni Rina eh. Ah, yung mga nagsusulso, ganito, ganito gawin mo, ganyan. Hindi po. Ah? Ayoko na. High blood ako. So yun lang naman po mga kalingap, mga ating ni-specify, pinaka-highlights dito. No? So sayang, sayang, sayang. No? Kaya magbago ka na, Timilani, no? Ito, sana kung manood ka, no? Dahil yung sakit na yan, hindi nakukuha kung kukuhanin mo lang, kung pakakainin mo lang, kung aalagaan mo lang mag-isa. Yan ang tandaan mo, mga kalingap. Napakaswerte ng anak mo, Ate Melanie, na nandyan yung kalingap, nag-aalaga, nag-aruga, pagmamahal. Financial problems, walang problema sana, no? So, sayang, sayang. Thank you, God bless po at isang mapagpalang araw sa lahat, lalo sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang at Ed the Vlogs at kay Kalinga Prab, no? Thank you, God bless at bye-bye!